Isa si Angel Locsin sa pinakasikat na aktres ng kanyang henerasyon. Ang kanyang versatility sa pag-arte at dedikasyon sa kanyang trabaho ay hinahangaan sa showbiz. Sa videong ito ay ating balikan at alamin ang mga tumatak na karakter at roles na ginampanan ni Angel mula noon hanggang sa kasalukuyan. The Philippine Showbiz List presents pinakasikat na mga karakter na ginampanan ni Angel Locsin. Bago natin simulan ang listahan, masasagot mo kaya ang trivia question na ito? Sinong aktres ang sinambunutan at hinila ang buhok ng karakter ni Angel sa pelikula na Four Sisters and a Wedding? Malalaman mo ang sagot mamaya. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Commercial model. Bago naging sikat na artista si Angel, ay isa muna siyang commercial model. Isa sa mga pinakaunang ads na ginawa niya noon ay ang campaign noon ng soft drink brand na Coca-Cola kung saan huhulaan ng mga manonood kung sino ang uminom ng Coke para manalo ng premyo. Sa kwento ni Angel noon sa Magandang Buhay, sinabi niyang nadiskubre siya sa mall habang nag-grocery ng isang talent scout. At doon nagsimula ang kanyang career as a commercial model. Charlie Click. Noong 2002 ay napasama si Angel sa youth-oriented show ng GMA na Click, kung saan ginampanan niya ang role ni Charlie at pinari siya kay Rayleigh Valeroso. Kasabayan niya noon sina China Ortaleza, Richard Gutierrez, Jay Cuenca, Alessandra De Rossi at Ia Villania. Sa palabas na ito ay gumanap na magkapatid at kambal sina Richard Gutierrez at Angel. Alwina Mulawin. Sa teleserye na Mulawin ang breakthrough role ni Angel. Isang malaking fantaserye ang Mulawin kung saan ginampanan niya ang karakter ni Alwina, isang kalahating tao at kalahating ibon na nakatakda para pag-isahin ang dalawang mundo. Naka-love team niya din dito si Richard Gutierrez na siya namang tinangkilik ng mga manonood. Nagkaroon din ng movie sequel noong 2005 ang Mulawin at isa ito sa pinakasikat na fantaserye hanggang ngayon. Pinky Sigaw. Isa sa pinakanakakatakot na horror film ang pelikulang Sigaw. Nakasama dito ni Angel sina Jo Marie Illana, Iza Calzado at Richard Gutierrez. Nakasama ang pelikulang ito sa MMFF noong 2004 at nagkaroon pa ng Hollywood remake noong 2008. Darna. Matapos ang tagumpay ng teleserye na Mulawin, ay ginampanan ni Angel ang iconic na superhero na si Darna sa telebisyon. Napabilang si Angel sa mga artista na gumanap ng Darna, gaya ni Vilma Santos, Sharon Cuneta at Lorna Tolentino. Kahit sa kasalukuyan ay masasabing siya pa din ang pinakasikat na Darna. At hindi lang sa telebisyon naging superhero si Angel dahil kahit sa totoong buhay ay kilala siya bilang matulungin sa kapwa. Sabina Mahika. Pagkatapos ng tagumpay ng Darna ay isang fantaserye naman ang ginawa ni Angel kasama ang ka-love team niya na si Dennis Trillo. Ginampanan niya ang karakter na si Sabina na isang ordinaryong babae na lumaki sa mundo ng mga mortal pero ang totoo pala ay isa siyang makapangyarihang magician. Gabriela Agoncillo, Asian Treasures. Ang Asian Treasures ay isa sa pinaka-ambisyoso na proyekto noon ng GMA Network. Isa itong action-adventure na dinirect ni Eric Kizon. Pinari si Angel sa kay Robin Padilla na sobrang sikat noong mga panahon na yon at nagkaroon ng mataas na ratings ang serye. Ang Asian Treasures ay sinuot sa iba't ibang location ng mga bansa sa Asia gaya ng Mongolia, China at Thailand. Laika Lobo.
Habang sikat na sikat noon si Angel, ay lumipat siya sa ABS-CBN kung saan naging isa ito sa pinaka-controversial na network transfers sa kasaysayan ng showbiz. Isa sa kanyang pinakaunang proyekto sa Kapamilya Network ay ang fantaserya na Lobo na isa sa pinakamagastos na serye ng ABS-CBN. Ginampanan niya ang karakter ni Laika na isang taong lobo. Nakasama niya sa serye si Piolo Pascual. Sumikat ang Lobo at nasundan pa ng dalawang sequels, ang Immortal at La Luna Sangre. Jillian, Only You. Ang Only You ay remake ng South Korean drama na pinalabas noong 2005. Sa seryeng ito ay ginampanan ni Angel ang role ng isang chef na nabuntis ng karakter ni Sam Milby at best friend ng karakter ni Dieter Ocampo. Lia Ortega, Immortal, and La Luna Sangre. Dahil sa sumikat ang Lobo noon, nagkaroon ito ng sequel, ang Immortal. Dito nagtambal sina Angel at John Lloyd Cruz. Ginampanan niya ang lead role na si Lia, na anak ni na Laika at Noah Ortega, ang mga bida noon sa Lobo. Si Lia ay isang taong lobo na na-inlove sa isang vampira na ginampanan ni John Lloyd Cruz. Ang mga vampira at taong lobo ay magkalaban. Muling nagbalik ang karakter ni Angel sa third installment ng serye, ang La Luna Sangre na binagbidahan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kasama niya muli si John Lloyd at ginampanan niya ang karakter ni Lia. Muli ding nakasama dito ni Angel ang kanyang dating ka-love team na si Richard Gutierrez. Mercedes, In the Name of Love. Nakasama ni Angel sa pelikulang In the Name of Love ang aktor na si Aga Mulak. Ginampanan niya ang karakter na si Sedes. Nanalo si Angel na Movie Actress of the Year sa Star Awards for Movies sa pelikulang ito. Nang ginawa niya ito, inamin ni Angel na para siyang nagsisimula ulit sa pag-arte. Naging vocal noon si Angel na hindi siya komportable sa pagsasayaw. Pero ang role niya bilang si Sedes ay may pole dancing scene sa pelikula. Kailangan ni Angel mag-aral ng pole dancing ng ilang buwan para sa scene na yon sa pelikula. Isabel Padausdos, Toda Max. Nakasama muli ni Angel si Robin Padilla sa sitcom na Toda Max kasama ni Napok Wang at Vong Navarro. Pahinga muna sa drama at aksyon si Angel dito at sinubukan niya naman ang comedy. At noong 2013 ay naging nominado si Angel sa Golden Screen TV Awards bilang Outstanding Performance by an Actress in a Gag or Comedy Program. Grace, One More Try. Pinarangalan si Angel bilang famous best actress sa pagganap niya bilang si Grace sa pelikula na One More Try. Ang pelikulang ito ay MMFF entry din noong 2012. Nakasama niya dito si Nading Dong Dantes, Sanjo Marudo at Angelica Panganiban. Ang kanyang karakter na si Grace ay isang single mother na handang gawin ang lahat, mabuhay lang ang kanyang anak na may sakit. Alex, Four Sisters and a Wedding. Noong 2013 ay nakasama ni Angel ang mga aktres na sina Tony Gonzaga, Bea Alonzo at Shaina Magdayaw kasama si Enchong D sa isang family-themed comedy drama movie. Ginampanan niya dito ang karakter ni Alex na siya ang black sheep sa pamilya. Isa sa pinakatumatak na eksena ng karakter ni Angel dito ay nang sinambunutan at hinilan niya ang buhok ni Mocha Uson. Monica, The Legal Wife. Isa sa pinakatumatak na role ni Angel sa telebisyon ay sa serye na The Legal Wife noong 2014. Ginampanan ni Angel ang karakter ng legal wife na inahas ang asawa ng karakter ni Maha Salvador. Ginampanan ni Jericho Rosales ang karakter ng asawa ni Monica. Gabi-gabi ay inaabangan ng mga manonood ang mga sampalan at confrontation scenes sa serye na naging hot topic at memes sa internet. Jaika, Everything About Her. Isa sa pinaka-importante na pelikula na ginawa ni Angel sa kanyang career ang Everything About Her dahil dito nakasama niya ang star for all seasons na si Vilma Santos. Ginampanan niya ang role ng isang private nurse na nag-aalaga sa isang successful na businesswoman na may sakit.
Sa pelikulang ito ay nanalo si Angel bilang Best Supporting Actress sa 57th Asia Pacific Film Festival na ginanap sa Cambodia. Judge, Pilipinas Got Talent. Muling nagkatrabaho sina Robin Padilla at Angel Luxin kasama nina Vice Ganda at Freddy Garcia sa Pilipinas Got Talent. Naging judge ng dalawang season si Angel kung saan nakatrabaho din niya noon ang kanyang ex na si Luis Manzano bilang host ng show. Isa sa pinaka-controversial na audition noon sa PGT nang binas ni Angel para i-reject ang mga babaeng nag-car wash noon. Para kasi kay Angel, ayaw niyang ino-objectify ng mga lalaki ang mga babaeng contestant. Anya, ako kasi parang hindi ko kaya na makita kayo na nagsasayaw na naka-underwear para lang sa amin. Masyado kayong magaganda at masyado nyo itong pinaghirapan para gawin yan. Kung may talent kayo, yun ang ipakita nyo sa amin dahil talent ang inahanap namin dito, hindi katawan. Kaya ako kayo binaz, ayoko ma-objectify kayo. Masyado ako nagmamalasakit para sa inyo para i-go ko to at patuloy kayong panuurin ng mga kalalakihan na ginagawa yan. Dahil dito ay nag-clash sila noon ng kanyang kapwa judge na si Robin Padilla dahil taliwas ang pananaw ni Robin noon. Para sa kanya ay na-entertain lang siya sa ginagawa ng mga babaeng contestant. Rian Bonifacio, The General's Daughter. Balik aksyon si Angel sa serye na ito kung saan ginampanan niya ang karakter ng isang AFP military nurse. Nakasama niya dito ang Diamond Star na si Maricel Soriano. Ayon sa Dreamscape Head, para talaga kay Angel ang role ni Rian. Ang serye na ito ay binansagan na pinakamalaking teleserye ng 2019 dahil sa bigating mga artista ang nasa casting. Kasama nila dito sina Terso Cruz III, Albert Martinez, Janice de Belen, Yula Valdez at Paulo Avellino. Host, iba yan. Ito ang show ngayon ni Angel na Omere noong June at pinapalabas tuwing gabi ng Linggo. Isa itong public service at docu-reality show tungkol sa mga inspiring Filipinos. Napaka-timely ng show na ito dahil may pandemya. Mas napapakita ang resiliency ng mga Pinoy sa pamamagitan ng mga heartwarming stories. Sa lahat ng mga tumatak na roles na ginampanan ni Angel Luxin, alin ang pinaka-paborito mo? Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!